maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puy. Ko dito ang Agree ako dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang ating engineer, si Engineer Rosendo Sol. Siya din po ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Hello, Kasendo! Hi, Amy! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi! At magandang gabi! Yeah. Kasendo! Marami kang pinakikita sa aking video nito mga nakaraang araw. Nakakatuwa nga. Akala ko nga kagabi, parang, ano ba ito, lamok ba to? Pero nung sumunod, I mean, nakita na ako kito. Ay, hindi ito lamok. Mga ano to, larvae na to. So, ano ba to? Pwede mo ba ikwento sa akin? Yeah, kasi mostly, ano eh, yung mga hito, di ba, binibili pa natin sa Bulacan, yung mga fry, no? Yeah. Yung mga 1.5 inches to 2.5 inches na fry. Kinontak ko yung BFAR para at least eh, sabi ko magpa-training na tayo kung paanong mag-produce ng ano ng fry, di ba? So nakita natin nag-reply naman si director at pinadala si ano na yung OIC dito sa Alaminos para at least mag-train kung paano mag-produce. Kasi kulang eh. Kulang ang production ng dito rito sa northern part. Eh, kinukuha pa sa ano eh. Mostly Bulacan, Pampanga. Sabi ko, sayang eh. At least eh, kung dito na galing, nandito na sa Pangasinan. Yung ma-produce at pangakuha ng fry. Diba? So, mataas ang demand ng nag-training ano pala sila sa atin. Yes, ito. Yeah. Kasi mura eh. And ngayon eh pandemic, so kailangan ng mga consumer is mas mura. So ito yung alternative na pwedeng kunan ng protein source, di ba? Opo. Yan ang paisip ako kasi sabi mo, di ba, pandemic, this way, nag-lockdown. Kung sa isang probinsya, ay, kung sa isang town, eh meron ka lang napuprutos na hindi mo na kailangan iangkat galing sa kabila, mas maganda, di ba? Dahil kahit mag-lockdown, eh hindi ka kukulakin. Yes, oo. And ngayon kasi, ano eh, yung isda is ano, yung inland na isda, kasi yung sa seawater ngayon, lalo na pagbagyo, hindi ka makakakuha, hindi ka makakalaot papuntang mga malayo, no? So yung isda siguro mas maganda may inland production. Tama. At saka ang hito po ngayon eh talagang masarap sa tag-ulan. Sa amin yan kasi ito sa Iloilo, ang tawag namin diyan pantat. Pero yan, looking forward po ako sa ating episode ngayon at dahil nga gustong-gusto ko to dahil nakita ko yung mga videos mo ay parang maganda ang mapupuntahan natin dito. Kaya ito ay magiging inspirasyon at encouragement din po sa mga manonood. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik ko ang Agree Ako Dyan. Kasi ang ating makakasama ay taga Region 1. Nung mga nakaraang araw, medyo punta tayo ng Mindanao. So ngayon naman po, Region 1 ang ating mga makakasama.
may makakausap po tayo tungkol po dito sa hatchery ng Hito, no? Si Miss Antonietta Evangelista, ang officer in charge ng Regional Mariculture Technology Demonstration Center. At kasama din po natin ang B4 Region 1 OIC Regional Director, si Miss Rosario Segundina Garland. Hello po! Hello po! Pero simulan po natin ang ating mga tanungan. Ma'am, ano po ba yung fish breeding? Ano po ba yung mga uri ng fish breeding? Yung fish breeding, ito yung pagpapaanak ng mga isda. So, pag sinabi nating fish breeding kasi parang ang nire-refer niya yung breeding under captive conditions o yung with application ng techniques or technology nang sa ganun ay makapagpa-anak tayo ng mga isda. Ma'am, nakita ko yung likod mo, parang yan yung mga tanks. Diyan ba natin nilalagay yung ating mga isda? Yes po, dito po natin nilagay ang mga itlog na produce natin several days ago. Tapos dito natin in-incubate hanggang sa sila ay mapisa at dito din natin sila alagaan sa loob ng dalawang linggo. Dalawang linggo? Kung mga di yes, pala 14 days? 14 days. Opo. Ma'am, yung kasi ipinakita sa amin si Kasendo eh. Ano ba yun, Kasen? Pwede mo ba explain? Sabi ko nga, ano ba ito? Parang itlog-itlog lang na nilagay sa tubig eh. Para makaproduce tayo ng sinasabi, yung pinakita ni Sir sa inyo na video, may mga proseso po na isinasagawa. Unang-una na dyan yung broodstock conditioning na tinatawag natin. Tapos pinipili natin ang mga inahing isda nang sa ganon, gamit natin sila sa pagpapaanak. Sila yung nilalagyan natin ng hormones o nag-i-inject tayo ng hormones para magkaroon ng final ovulation ang mga isda. Kasi kung walang sobrang supply ng hormones sa kanila, walang final ovulation. So from the outside source, yun yung ginagawa natin because of the advances of technology. So kailangan mag-introduce tayo from the outside source. So marami namang mga commercially available na mga hormones na pwedeng gamiting inducing agent sa pagpapaanak. Pero dito sa atin, ang technique natin na in-apply po dito is ang paggamit ng pituitary gland. Yun yung sa may leeg? Siya yung pinakamaliit na organ na makikita on top of the brain ng isda. Ma'am, effective ba? Yun ba yung pinaka-effective na hormone na makukuha natin? Yes, very effective sa experience po natin at na makikita natin mamaya kung i-focus natin yung mga produce po natin dito. Kasi hindi na mag-worry pati ang mga farmer kung saan sila bibili halimbawa ng commercially available hormone. Kasi from the stocks na hawak po nila, pwede na silang kumuha doon ng pang-inject sa isda. Ma'am, matagal na ba natin ito ginagawa? Yung pag-inject ng hormone? Matagal na ito, ma'am, na ginagawa. Matagal na itong teknolohiya na ito. So, sabi nga nila, hindi lang tao ang ini-induce para manganak, kundi pati na rin ang mga isda. Ma'am, balik ako dun sa hormones. Medyo maselan daw ang pagkuha po ng hormones. Ano yung mga dapat nating pag-ingatan dito? Sa pagpapaanak, lahat ng proseso maselan kasi kaunting pagkakamali natin, it will result to failure. So unang-una talaga yung sinasabi ko na nga kanina na kailangan alam natin kung from the broodstock or breeders kung ano yung pipiliin para gamitin siya sa activity. So sa mga lalaki, ang pinipili natin maliban sa size nila na malalaki, kailangan yung external sex organ niya maputi siya, no, or whitish. Parang yun ang indikasyon natin kasi hindi tayo pwede mag-strip ng milk sa nasabi ko na kanina. Tapos sa mga babae naman, maliban sa malaking size, kailangan meron siyang soft swollen abdomen. Na kung hipuin mo, kung ripe siya, pusang lalabas yung itlog sa katawan niya. So parang hindi na siyang ganun mahihirapan mag-push para lang lumabas yung itlog.
tatlo. Kailangan lang ano, o parang ganyan, yung ripeness ng lalaki at babae para gamitin sa pagpapaanak. Yun ang tinitingnan natin initially. O, nabanggit mo, injection, ini-inject natin itong hormone. Saang bahagi po ng isda ini-inject? Dito sa hito, ginagamit, ini-inject natin siya intramuscularly. Kasi maliit ang mga hito, hindi pwedeng gamitan ng ibang application ng pag-inject, no? Baka masira yung internal organs niya kung halimbawa applyan natin siya ng intraperitoneal type of injection. So, intramuscular po tayo. Sa may, ano niya, kumbaga sa may abaga bang tawag doon, shoulder. So, parang ganyan, diyan siya. Pero yung pag inject din ng hormone, may karampatang timbang din yon or ratio. Kasi ang donor fish, kailangan meron tayong 1:1. Kung halimbawa, 1 kilo yung babae, 1 kilo din yung lalaki. So yung iba, gumagamit din sila ng style na 1.5:1 na ratio. Parang may pasobra. Parang ganyan, ma'am. Pero kung effective naman para makatipid ka, edi yun ang gagawin. Manipo kung saan makakatipid. Eh yung kay Kasendo kanina, ay kagabi na hito eh. Sobra laki. Ilang kilo yun, Kasendo? Ha! Mga ano yun? Mga 3 to 4 na yata, no? Uy! Ang laki talaga. Sabi ko, ito pa ba yan? Ano eh? Kailangan pala yung female after inject, ipapahinga muna. Bali ilang minutes yung pahinga, Manang Antoinette? Ang pahinga noon, isang araw, sir, nararapat. Pero kung active naman ang mga isda, pwede na siya natin ilagay kaagad sa recovery pond. Kasi bago natin isagawa yung stripping or yung injection, sinasubject natin sa anesthesia yung mga isda para hindi sila lalo ma-stress. Oh, may anesthesia pa po. Ina-anesthesia pa natin ng mga isda. Yes, ma'am. Ma'am, pwede mo bang ano? Ako, baguhan ako dito eh. Hindi, wala akong kaalam-alam. Pwede mo ba akong i-guide? Paano ba yung proseso? Kapag nakakuha na tayo ng, o nakapagpili na tayo ng mga isda na papaanakin, hinihiwalay po natin ang mga babae sa mga lalaki. So, kung mag-i-inject na po tayo, una, tingnan natin yung mga lalaki muna. Kasi, yun ang proseso ng pagkuha ng pituitary gland. So, ina-anesthetize natin. Kung ready na, at the same time, yung babae, i-anesthetize din natin parang simultaneous activity. Pag yung naka-prepare na tayo ng pituitary gland at pwede na nating i-inject sa mga isdang babae, yun na po yung start ng proseso na sinasabi natin na application ng hormone doon. So, ilalagay na natin ang mga injected na isda, yung mga babae, si babae lang ang ini-injection na natin, sa mga containers kung saan dapat hiwa-hiwalay sila. So, yun ang ginawa natin dito. May mga tangke na nilagyan natin ng dalawa, may mga tangke na isa. Pero nakabukod din yung mga lalaki. Ang mga lalaki, pwede natin silang pagsamasamahin kasi papatayin naman natin sila. Ang pinaka-iniingatan natin ay ang mga babae. Opo. Ma'am, bakit 1-2 lang ang nilalagay natin per drum? Ano yung iniiwasan natin? Hanggat maaari, kailangan maiwasan natin na ma-stress yung mga isda kasi nakaka-apekto yung sa kanilang spawning performance and even doon sa overall na efficiency nila, yung quality ng produce natin. Kaya ina-anesthetize natin sila antimano. Ganun po yung siya. Yung isa po dun sa, ano eh, sa sinasabi ni Ma'am Tonette Kasendo na ina-anesthesia. Saan po sinasaksak yung anesthesia? Kasi ang stress, isang factor na nakaka-hinder sa performance ng pangingitlog or sa overall quality ng napoproduce natin ng mga itlog and offspring. Ganun po siya. So pagka natapos na natin silang maiplaster sa mga containers,
mag-antay po tayo ng 12 hours to 16 hours depende sa response ng isda sa hormone. Kasi kung mainit, parang mas mabilis yung reaction nila, no? Parang ganyan ang observations natin. Pero ang iba, nadidelay naman. Nadidelay ng, say, ilang hours doon sa expected time na 12 hours. Pero hindi siya lumalagpas ng araw, ma'am. Ay, hindi. Hours kasi kung maganda ang isda, kagaya sa ginawa natin dito, sa ginamit natin dito sa hatchery ni Engineer So, talagang ang bilis niya. Na may mga nag-release na ng itlog sa container pa lang. Kaya kailangan mabilis. So kung ready na tayo sa pag-strip ng mga itlog, mag-anesthetize ulit tayo ng lalaki para kunin na naman yung kanyang testes. Ang testes, siya yung gagamitin na naman natin, yung sperm, diyan natin kukuhanin. So, ang babae din i-anesthetize para kung ready na yung ating sperm, strip na natin yung mga isda for the eggs, no? Para magkaroon tayo ng artificial fertilization. So, ang mga itlog, sinasahod natin sa planggana, which is yung tuyo siya, hindi pwede na dry o na basa ang mga planggana natin. Lahat ng mga gamit, kailangan tuyo. Tapos may ginagamit tayong solusyon pang dilute doon sa sperm para yung motility niya ma-extend ng kaunti. So may mga reagents tayong ginagamit. Pero kung wala naman tayong hawak na reagents, pwede tayong bumili ng dextrose na siyang panghugas ng testes, pang prepare ng this mixture, no? So, pagkatapos niyan, sa stripping, mahalaga na sa sinasabi ko na tuyo ang mga gamit kasi ang itlog, meron siyang butas. Kung tawagin natin, microphile. So, ang butas, kung sa matagalan, no, ang butas sa itlog, magsasara siya. Kung ma-expose naman siya sa tubig, magsasara. So, wala nang entry point yung sperm to facilitate fertilization. So, walang mangyayaring mapipisa na or mapuproduce tayong larvae kung walang mangyayaring fertilization. Opo. So, minimix ang sperm with the eggs. Gamit ang taktak ng manok. No, kasi ang itlog ng hito, madikit po siya. So, kailangan siya gamitan ng pakpak ng manok. Pagkatapos yan, huhugasan natin yung na-mix na sperm at saka itlog. At saka, spread out natin yung mga itlog sa hatching tray. Yung makikita na natin siya sa mga tangke na nakalatag. Gamit ang pakpak din ng manok. I-layer natin siya. So, yes, ma'am. Opo. Ito, maganda yung pagkakapaliwanag nyo sa amin. Pero meron ako may mga trivial questions ako na gustong i-insert. Ma'am, kasi kanina, yung tinatanong ko, yung sa anesthesia, paano natin isasaksak yun sa isda? Tapos, pangalawang tanong ko naman is, sabi mo, dextrose, parang may nadinig ako, ang gamit nila, acetone naman, pwede ba yun? Tapos, paano kung wala akong pakpak ng manok? Yung ginamit namin, pabo nga eh. Pakpak ng pabo. Feather, no? Feather, ma'am, baka sabihin nila pakpak ng manok na kinakain. Nakita ko yung comment ni Ma'am Dina. pwede naman siguro, ma'am, yung kung anong available natin, like yung mga straw, basta walang boot siya, na mapacilitate natin ang pag-distribute ng mga itlog sa hatching tray. Opo. Pero yun ang nakagawin. Pwede ba yung acetone? Ay, ma'am, iba po yung gamit ng acetone kasi ang acetone later na siya natin gagamitin to preserve the pituitary gland na nakuha natin doon sa mga lalaking isda na ginamit na pinagkuhanan natin ng sperm. So, 'yun ang function niya para the next time na magpaanak tayo,
hindi na tayo ulit magpapatay ng mga lalaking isda nang dahil lang sa pituitary gland. Kasi meron na tayong reserve. Maliba na lamang kung talagang marami tayong papaanakin. So may reserve ka na. Eh, ma'am, yung anesthesia. Hindi po natin ini-inject yung anesthesia. Nilalagay po natin ang anesthesia sa tubig. No, may certain amount lang or volume. Imimix natin siya sa water. Depende, ma'am, sa kung ano yung instruction doon sa product na ginagamit natin. Meron yung tawag dito, may special instruction kung paano siya gamitin. Yung iba, powder, yung iba, liquid. Ganun pala siya. Lalagay sa balde, Emmy. Ay, hindi pala siya sinasaksak. Hinahalo lang sa tubig. Tapos, magiging paralyzed na yung ano. Ay, paralyzed. Yes, manhit na yung hito. Natutulog na po. Lalagay mo sa balde. Mama, nilalagyan lang natin yung lalaki, hindi kasama yung babae. O, pareho? Pareho po. Pareho. Opo. Sige, ma'am, ngayon punta na tayo dun sa paano ba kinukuha yung mga itlog? Yun na nga, ma'am, yung sinabi ko kanina. Haguri natin ang tiyan ng mga babae para lumabas ang itlog. Tapos yung itlog, sasahuri natin sa tuyong planggana. Hinahagod natin yung tiyanong babaeng hito para lumabas po yung mga itlog. Yes, ma'am. Ang tawag po natin dyan, ma'am, technically, stripping, no? Ini-strip natin ang itlog. So, bali, mag-apply tayo ng slight abdominal pressure sa mga babaeng isda. Parang i-guide natin na lumabas yung mga itlog. No? Opo. Mahagod natin ng marahan lang kasi kung sobra naman, hindi rin maganda. Ang isda, kapag ready na talaga siyang mangitlog, makikita mo halos hindi na yan gumagalaw eh. Parang sumasakit din ang tiyan. So, pag hinahawakan mo siya, lupa-ipay lang. Tapos pag iangat mo, lumalabas ng pusa yung itlog sa katawan niya. Kaya sandali lang, bumubulusok ang itlog kapag in-applyan mo siya ng slight abdominal pressure. Yun po yung indikasyon na maganda talaga ang isda. Handang-handa na siya, mga anak. Tapos after nun, ilalagay na siya na rin agad sa tank. After nyan, ma'am, kailangan idagdag natin yung prepared sperm. Sperm, na nakuha natin sa mga lalaki. Imimix natin. Yung gamit nga po yung pangtang. Yun sinasabi ko kanina. Opo. Ma'am, kailangan lang po natin mag-break, pero sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating usapan tungkol po sa pag-aalaga nitong mga larvae natin hanggang papunta sa pride. Ayan, pag-usapan po natin yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Rosario at saka si Ma'am Tonet, hello po, at si Casendo, syempre kasama po natin. Tuloy-tuloy yung ating usapan tungkol po sa hito. Ma'am Tonet, nanggaling na tayo dun sa ano, pinaghalo natin yung egg, nagkaroon na ng sperm, pinagsama-sama natin, and then lumabas na nga po itong mga larvae. Ano na po yung mga susunod na nangyari? Itlog muna, ma'am, tapos ano, yung pag-incubate natin, 24 to 36 hours, lalabas na yung mga newly hatched larvae natin. So, ipa-stay lang siya natin sa incubation tanks, no? Hanggang sa pagdating ng sunod na araw, tatanggalin natin yung hatching tray kung saan na ilatag natin yung mga itlog. So, pagkatapos niyan, i-stay natin siya or i-maintain natin siya in such condition for 3 days muna na walang feeding. Pagkatapos ng 3 days, magpapakain na tayo. But para ma-ensure natin na available ang pagkain by the time na ready na kumain ang mga isda, nilalagyan na antimano natin ng pagkain ang mga tangke. Kasi wala namang makapagsasabi kung kailan talaga mag-occur ang sinasabi nating exogenous feeding. So, 3 days pa lang, naglalagay na tayo ng pagkain sa mga tangke. Opo. Ma'am, meron kasi kami na interview nila kasi ito.
yung itlog, tama ba? Itlog yung binibigay natin? Dito ma'am sa Hito, hindi tayo nagbibigay ng itlog. No? Sa ibang mga species, pwedeng i-apply ang itlog pero substitute lang kasi ang talagang suitable na pagkain ng mga baby na isda ay natural food. Kaya ang ibibigay natin, natural food po dito. Sila yung mga buhay na organismo na makikita natin sa natural environment na siyang kinakain ng mga isda. So, ang Hito, highly carnivorous siya na isda. At saka, ang laki ng bibig niya. Mm-hmm. Kaya mas gusto niya yung soob plankton. Kaya ito ang ibibigay natin. Ano tawag dun, ma'am? Soob? Zooplankton. Marami kasing uri ang zooplankton. Mayroong itsura parang hipon. Paano ba i-describe yung iba? Basta... Hindi siya yung parang mga damo-damo. Ano talaga siya? Ay, hindi ma'am. Kasi animal food siya eh. Yung parang maliliit na ihipon, ganun. O, parang ganyan ang kahalimbawa niya. Kagaya sa gagamitin natin dito ngayon, ang available na resources ng hatchery, parang hipon. Kaya iyon ang gagamitin natin. Pwede ba natin makita yun, Casendo? Pero, andyan na ba? May nakastock ba? Artemia. May nakastock siya. Artemia, ho. Artemia, walit lang. Yun yung ginagamit natin. Nakita ko po dun kay Casendo. Ang bilis eh, galing to sa itlog, tapos kanina nung sinend niya from zero to day one, parang mga ano na talaga, nagdumagalaw eh. Ang bilis ng ano, tsaka ng proseso. Tsaka nag-change din yung color. Opo. Nag-change din ang color ng isda. Yan po ay nasa likuran natin, yung sinasabi yes, natin, na yung salita. Incubation slash larval rearing tank. Opo, yan pinapakita. Pwede din. Yan nga, pinapakita sa atin. Ayan, no? Ang laman po niyan, ma'am, ano ang estimate niyo, ma'am? Ilan ang laman ng per tank? Sa ngayon, parang mahirap pa tayo magbigay ng estimate kasi maliliit pa ang mga isda. Siguro, after a week, kung nagsiswim na sila at makikita na natin na fully occupied na nila yung buong area ng tank, makapagsabi na tayo. Pero marami po ito. Sa laki ba naman yung mga isda kagabi? At sa ganda ng performance, at sa ganda ng performance ng ano ng I mean yung quality ng itlog saka ng sperm na nakuha natin. Opo. Madami talaga yun na produce ng mga yes, ma'am. I am very happy na marami po ang na-produce at nakita ni sir na ganito pala ang technology. So makatulong ng malaki sa pag-produce ng ano ng mga isda for the industry and for the people. Opo. Sabi nga po kanina ni Casendo, kulang ang Hito diyan sa inyo. At ano nga natin kay Director Dina kung ilang bang station ng ano na ang BFAR dito sa Region 1 na nagpo-produce ng Hito? Director? Yes sir. Opo. Ang nagpo-produce lang po na BFAR station po ay yung station po natin sa Hawaii Lake. Yun po yung freshwater station po natin. Kasi dalawa lang po ang station kasi natin. Yung si Don Caytonet Marine, tapos yung sa Paway, yun yung freshwater. And meron, pero yun doon lang sa Paway yung ating sa sarili po natin sa region. Nagpo-produce din po si ano yung National Center po natin sa Binlok, yung nandun po sa Binlok. So ito po yung dalawang government na ano na stations. Director, di ba marami na kayong na-training? Yung sa Artala kasi yung pinunta namin na-train din ninyo di ba? Ayo po, meron na rin po tayong mga na-training ng mga private. Meron din pa palang ano na nagbigyan na po natin ng facility pala itong si San Quintin. Yung sa province ng Pangasinan,
dati po silang tilapia pero nabigyan po natin ng mga training din and facility kaya nagpo-produce na rin po sila ng hito. Pero kung titingnan natin, talagang kulang pa. Kaya po ano masaya po kami na may mga private sector na ano gustong mag-invest dito at ready naman po tayo na ano na tumulong po sa ano sa ganitong mga projects. Yeah, yung mga fry natin galing Bulacan pa yata at saka Pampanga. Para at least sana may sarili tayo dito kung ma-spread natin dito sa Region 1. Ang hito madali no mas marumi yung tubig pwede no compare dun sa tilapia. Saka per square meter yata 20 no tama ba 'yon? 20 per square meter compare dun sa tilapia na 2 yes. Dalawang tilapia lang per square meter. Yun po kasing hito, sir. Meron siyang ano yung parang breathing apparatus niya aside from the gills. So kaya ano doble-doble yung panguha niya ng hangin kaya pwede siya na ano na intensive culture yung hito. And mabilis din lumaki basta may pagkain siya. Kasi doon pansin ko sa inyo, 'di ba, Region 1 is madagat. Kaya halos parang yung mga isda sa inyo, mga bangus, ganun. Pero sa hito, medyo nagkukulang ang supply. Tama ba ako ng ano ko? 6th district, 5th district. Nasa, ano ito, nasa bandang mountainous area. No? So, maraming tubig dito. Kasi yung San Roque Dam, nasa eastern part eh. May dam tayo rito. So, yung madagat lang is yung central part gaya ng San Fabian, Dagupan, Bimalay, itong area ng Lingayin, no? Opo. Going western. So, marami pa rin inland. So, marami din pong ano to, parang ito sa ating mga kababayan, magandang opportunity ito. Ay, Ma'am Rosario, tama ba ang aking understanding? Na pag kami ay kumonsulta sa inyo, gusto ko matuto, ipapadala nyo sa amin si Miss Tonet para kami guide, katulad doon kay Kasem, no? Ganun ba? pwede naman po, basta may request po and then schedule po natin. Kasi, syempre, i-schedule po natin na para, kasi marami rin pong ina-assist din po ng mga iba't ibang hatchery din po, aside from catfish. Yung hatchery, may hatchery din po kasi tayo ng malaga and then yung mga hatchery rin ng bangus may hatchery rin po kasi tayo ng yung mga shells na katulad ng abalone, ito pong mahal po din po na ano, yung donkey's ear and pati yung balat, yung sea cucumber hatchery rin po natin yon. So yung mga expertise po ng ating mga staff, employees ay ready po ang VFAR na ano mag-extend. Yes. Schedule lang po natin kasi syempre yung mga iba't ibang activities din po natin and ibang projects. Pero basta po nakakaano po tayo. Basta may ano lang yung mag-request and then kasi titingnan din natin beforehand kung ready na po. Katulad po kay Sir Sendong, tinignan muna ni Tonet kung ready na ba or ano ba yung recommendations niya bago na mag-full ng ganito, yung magpaanak. So, pinuntahan muna ni Tonet, in-assess niya ano ba yung kailangan, ito yung mga kailangan. And then, yan, bumalik na si Tonet para i-go na, try na natin at napakaganda nga yung resulta. Marami pong tubig sa ano kasi dito sa Central and ano, sa Katubigan, Central and Eastern Pangasinan, napakalaki pa pong area 'yan. Katulad ng Bayambang, ang laki rin ng water area nila diyan. So, nagbabalak din sila na maglagay ng mga hatchery ang mga local government na 'yon. On deck po silang mag-training pag maluwag-luwag na daw sa Ilocos Norte, pupunta daw sila. Ang kaso nga, parang biglang mag-ECQ na naman.
Yun nga lang eh. Yung ano, bilang ayun na may pandemic po eh, no? Yung, may bago na naman virus, may Delta. Pero syempre, hindi tayo magpapatalo dyan. Kailangan po natin na makapagbigay ng assistance pa rin. Eh, Ma'am Rosario, sabi mo kailangan magkingi kami ng request for the assistance. Eh, paano po namin kayo makukontak? Sumulat lang po tayo dito sa aming office, ano po, dito sa akin po. And then yung address po natin ay yung BFAR Regional Office 1, Government Center, Sevilla, San Fernando City, La Union. And meron din po tayo kasing website, so pwede pong mag-inquire doon yung ating BFAR 1. Yun po yung website po natin, at kung may mga queries po doon at nasasagot din naman po natin. So, yun po, mag-request lang po para masabihan po natin ang mga iba't ibang experts po natin kung saang, anong category or anong project, fish kids man yan, fish fund, hatchery man yan, or pag-aalaga, pati pagproproseso, kasama rin po niyan. And then, may isang programa pa po tayo na, limbawa, ngayon, nagtumutulong kami sa marketing po ng mga isda, lalo na sa, ano, yung dyan, sa mga areas na mahirap makarating ang isda sa inland, katulad ng mga dyan sa mga bayan ng, ano ba yan, 6th district ba yan o 5th district dito sa Pangasinan. O, ano, may ano, pas kasi po tayo, yung ating mga reefer van, pwede po, ano, subsidize na po ng government ang transport. Mag-order po yung mga taga doon, may nag-harvest din naman po dito ng isda sa Western, so dalhin po natin. Yun yung isang tulong po natin na ngayong pandemic na hindi nakakarating kasi yung normal or regular na ruta dati. So, yun po, sumulat lang po or doon sa BFAR 1 website. Yan, maganda po yan. Eh, yung iba kasi talaga naghahanap, ano ba pwede pong negosyo? Ano ba magandang negosyo ngayon? Halos lahat po, medyo malungkot eh dahil nga sa iba't ibang sector ng agrikultura, medyo mababa ang kita. Pero kung ganyan na sabi yung mahina ang supply sa inyo ng ano, mataas naman ang demandang ito. Magandang opportunity yan, di ba, Kasendo? Yeah, ito hindi masyadong mahal. At least makabenta ng yung mga station, makabenta ng ano, no, yung mga private, makabenta ng 110. Retail, maka 150, ganon, sa market. 140, 130, may mabibili na yung masa. So at least ito pwedeng ano, pang masa, di ba? Yes. Kaya maraming salamat po sa pagsama sa amin, Ma'am Donette and Ma'am Rosario. Ma'am Amy, yes. Ang gusto ko lang balikan yung aspeto ng production natin sa hatchery kasi may dalawang factor tayong tinitingnan. Unang-una, yung fertilization rate ng mga isda. So, dito sa nakuha sa estimate natin, mga 80 to 90% ang fertilization rate dito sa activity natin ngayon. Kung mataas ang fertilization rate, ina-expect din natin na mataas yung hatching rate. So, yung dalawang factor na yan, magkaugnay po sila na magdidikta kung ano yung magiging final output natin sa hatchery. Kaya po pala maganda yung ngiti ni Gasendo. Mataas ang kanyang hatching rate kasi mataas din ang kanyang rate. parang sabi ka, sento na, woo! Abutin na nga daw ang ngiti, sabi nila dito. Abutin nga daw ang ngiti. Sana nga, yun ang kaligayahan din namin ng taga-BFAR na mapasaya po namin ang aming mga kliyente. Hindi lang basta saya, kundi satisfied po sila sa serbisyo na binibigay po namin. Opo. At ako nga, ma'am, gusto ko parang ano, ang saya kasi talagang nakatutok kayo. Tingnan nyo naman, nakabantay kayo dyan kay Lakasendo. Yan po ang ano, yan po talaga ang trademark ng BFAR 1. Kaya sinabi ni Ma'am Dina, puntahan mo na kaagad para maayos yung request nila.
So kung anong sabi po ni Ma'am Dina as our head, edi susunod lang po kami kagaya sa sinasabi po niya. Opo. Kaya Ma'am, maraming maraming salamat po at saludo po ako sa inyo na kahit maulan, eh, nandyan kayo. Ayan. Kasendo, Ma'am Rosario, and Ma'am Tonet, maraming maraming salamat po. Sana po ay paulakan niyo ulit kami sa susunod kasi nakadinig ko merong mga yung mga shells na hatchery. Kasendo, baka pwede natin mapag-usapan yun sa susunod. Diba? Abalone, yung mga ano po na yan. Yeah, usapin natin si Director. Oo. Paulakan tayo ni Ma'am Rosario ulit. Sige po. So maraming salamat. Naman po. Yan. Yan po ang gusto kong madinig. At Ma'am, maraming maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod po, alam ko na marami kayo natutunan sa aming episode ngayon. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.